Let me breathe. Our God, here we are now, Lord, wanting to see again the glory, the beauty of your face, the beauty of the cross. Right now, O God, may we continually see the ugliness of our sin as we see the beauty of your grace. So here we are, wanting to be subjected to you. We surrender our lives. Let the Holy Spirit control this discussion. Oh Lord, I pray this in Jesus' name. Amen. Nag-spend po tayo ng 30 minutes sa kantahan. Nag-spend po tayo ng 25 minutes sa ating Bible song reel. At tanong po, ilang minutes po niyo gustong ako matapos sa aking lecture naman? 25 minutes and 1 hour. Delikado mo kasi baka po mag-usap namin mag-aaba, sabi maling maikli. Sige po, the table is open. Brother Danny, ano po ang inyo pong suggestion? Chris. Iba-iba na yung kita mo. Ilan po Brother Chris? Ilan po? Sige po, nakakabo ako. Ilang oras, ilang minutes po gusto mo matapos ko ito? 30 minutes ng ating awit lang, 35 minutes ang... So, 35 minutes. Amen. Thank you po. So, matatapos po tayo ng straight na 4 o'clock. Tama po. Thank you po. Thank you po. Ang topic ko po ngayon ay isa sa mga pinakamahalaga na malaman ng isang Kristiyano. May isang writer, sabi niya, itong paksang ito ay paksa kung saan pwede mahulot ang church o pwede tumayo ang church. Sa madaling sabi, itong paksang ito para sa Adventist ay isa sa mga pundasyon ng three angels message. Yes. Everlasting gospel, the verity, rather than justification by faith. 35 minutes. Kung meron kayo mga iPad, Android phones, iPhones, ano man mong mga gadgets po nyo, kung meron kayong Bible, meron kayong scroll, ilabas nyo po, tapagat nyo po, ito po ang ating magiging PowerPoint. Bible po natin. Sa mga may mga wala pong Bible, tabi po tayo sa mga meron Bible. At mag-focus po tayo sa book o sa epistle ng Romans. Ano pong epistle yun? Romans. Ephesians ng Romans. Sige po, lahat po tayo punta sa Romans. Hindi po Romans ha, Romans. 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 Ando na po kayo? Romans. Ito pong Romans ay isa sa mga pinag-aralan ng salvation kompleto. Sa madaling sabi, pwede maligtas ang isang tao sa pagbabasa ng Romans. 1:16. Pasahin niyo yan, pwede isang tao pwede makahan ng kaligtasan. Hindi ba po? Wala po yun. Wala po. Ang idinito dito, hindi na tatapos ang lecture na to, ngayon lang. Sa bahay, kung may time kayo, pag-aana ng time, basahin ang buong Romans. Romans. Kasi, kulang talaga 25 minutes. Pero pa-happy out, itinapin yung mga essentials. So let me raise a question. What if one day, si Brother Chris na po kasi ginanda ko eh. Si Brother Chris, si Brother Melvin, humarap sa harapan ng Panginoon at naandun na siya, mayroong gate sa likod, tinanong si Brother Melvin, Brother JM, anong dahilan
para pasukin ka sa langit o sa aking kapayahan, ano ibibigay mo? Dahilan. Again, the question. Hypothetically, nakatayo ako sa isang harapan ng aking Panginoon at tinanong niya ako, anong dahilan ang ibibigay mo sa akin para maging karapat-dapat ka, para makapasok ka, para makapasok ako sa kaharian ng Diyos? Anong ibibigay mo dahilan? Sige po, anyone? Ito po ay lecture. Thank you. Amen. I am saved by the blood of the Lamb. Thank you po doon. Sino po kung meron? Sige po, feel free to express. Ito po yung sermon, ito po yung lecture. Kaya sige, mag-express po kayo. Sister, Dennis natin. Sinabi na po niya. Copy-paste na. Sige, thank you. Wala na copy-paste, ha? I have the faith of Jesus. O tinanong niya, ano yung faith ni Jesus? Ngayon, meron pa lang question ng Panginoon. Ano yung faith ni Jesus? Okay, thank you pero tayo mo doon sa sagot na yun. Pero ano pong sagot ko kayo? Ah, pwede po, kung pwede po. Brief, wala lang. Complete lang po. Amen. Thank you, Budawan. Last, sino ka po? Gusto mo sumagot? Amen. Ang gaganda po na inyong mga sagot. Christ ang doon po lahat. Lord, you feed the merits of His righteousness. Ano dito question? Kung ako po ay nagkakaroon ng pagkakataon para tumayo na makatayo sa harapan ng Diyos at tinanong ako, anong dahilan para pasuhin ka sa aking kaharian? He invited me. Para basta natin po lahat invited. Nige ba tayo ba natin lahat? Romans 1 verse 17. Ito yung fundamental verse sa Romans at dito ikot lahat ng team sa Book of Romans. Romans 1 verse 17. Let me read sa nasab. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. So again, let me ask the question. Paano ba matatanggap? Walang duda na nandiyan ang grace. Pero paano ba matatanggap yung grace? A. Faith alone. B. Faith plus works. C. Works alone. Again, walang problema sa grace. Lahat naniniwala sa grace. Pero ang tanong, paano ko ma-obtain, ma-release, matatanggap yung grace? A. Faith alone. B. Faith plus works. C. Works alone. Sino po nagsasabing A? Sige po, wala pong A. 1, 2, marami na. 3, 4, 5. Okay, thank you po. B, faith plus works. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, majority. C, works alone. Okay, wala. Ayun po, may mic. Kaya naman yung silent. Pwede yung marinig yung panig ng faith alone? Sino ba yung mga advocates? Nanay, sige po, pwede po. Ano sa faith alone?
Maraming salamat po. Maraming salamat. Sino po ang gusto mong sumagot? Faith, yes? It's written in Romans 3. Apa? Verse 28, chapter 3. Sige po, Romans 3, verse 28. Tingnan mo natin, Romans 3, verse 28. Therefore, we know that the man is justified by faith, the Lord is not the law. So, it is by faith. Faith alone, Titus can as grace. This is entitlement na ha. Kasi when you are entitled, pwede mong gawin yun. So, matutupan na tayo. Sana kung may papasok dito, faith without works. Sin. Doon na, doon na. Okay, same question, same answer. Then yung doon. Sa mga B, adherence ng B. Yung bago, bago yung lima. Alam ko na, ala? Yung bago. Faith plus works. Pero pwede ba edit yung faith plus works? Edit natin! Sige, edit nyo ba? Faith! Kasi yun yung part natin eh. Faith, yung magtitiwala tayo sa Diyos. Yung works, kulang yun eh. Dapat, faith plus God's work. Okay, so faith alone pa rin. Faith alone pa rin yun. Faith alone pa rin yun. So faith plus work, but yung first ay kinarify niya as God's work. Okay? Faith alone po yun. Okay, amen. Salagot po. Okay. Yun lang. Amen. Very simple. Faith without works is dead. Last. Sa mga adherent, sa mga nagpaniwala sa D, faithless works. Sa akin parang ano, parang faith and work. Kasi minsan sa everyday life, nakikita natin may faith, pero in practicality, hindi niya pinapractice yung faith. Marami akong nakikita ang ganun. So, should be a combination. Okay. Thank you po. Puntahan na natin. Kaya nalang po tayo ng 20 minutes para po i-discuss ito. Mamaya po tayo mag-react at feel free po tayo mag-react mamaya. But i-discuss natin kung bakit A. Kung bakit A. That is faith alone. At naniniwala ako na kapag lubusan na intindihan ng isang kapatid ito, ang buhay niya sa Panginoon magiging iba. Hindi na siya magiging dry sa worship. Naniniwala ako na kapag nalaman ko ng isang tao na gusto maligtas, hindi niya ito pwede hindi i-share sa iba. Handa na po kayo? 4 points. Ito pa'y bibilisan ko. Kasi mamaya meron tayo question and answer portion. Pero 4 points. 4 points. First truth. A is the answer, faith. Because first, ang righteousness, alien. Ano alien? Sabihin ng alien? Pag sabi alien, uy, alien. Foreign. Foreigner. Ano nang sabihin nun? Ang righteousness, hindi magagaling sa loob ko, sa sarili ko. Hindi ako pwedeng mag-produce ng righteousness na ikaliligtas. Pero, pwede ako mag-produce ng righteousness, pero tanong ng Panginoon, Isaiah 64 verse 6, 50 rags. 50 rags. Why? The Romans is very clear. The Book of Romans is very clear. 1, 2, 3, hindi rin niya, all have sinned and fallen short of the glory of God.
Chapter 1, the Gentiles have seen. Chapter 2, the Jews have seen. Then, Romans 3, verse 23, all have seen. That indicates, sabi dito sa Romans, sige po, samahan niyo ako. Romans 2, verse 10, and 3, verse 10. Romans 3, verse 10. Romans 3, verse 10. As it is written, there's none righteous, not even one. There's none who understands. There's none who seeks for God. All have turned aside. Together, they have become useless. There's none who does good. There's not even one. Maliwanag po yun? Sa madaling sabi, kahit piligid ko man na gumawa, pwede. Pero yung gawang iyon, hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan ang righteousness o yung katwiran na magliligtas sa akin, foreigner. Foreigner. Alien. Dapat magagaling saan? Sa labas, hindi sa akin. That's why, let me pose the question, how could it become by works and faith if I cannot produce good works na makapag-iligtas sa akin? Second point, we're finishing fast. Second point, first point, ano lang? Righteousness? Alien. Pangalawa, ang righteousness, medyo mabigat na yung term, pero ang term ay forensic. Sino kasali nyo sa forensic lab? Ako nung high school ako, meron kami forensic lab. Yung forensic lab, ang ginagawa namin, ito yung laban na speech. Forensic. Ginagamit ito sa law. Forensic. Sa madaling sabi, sa pag-intindi ng righteousness ng Panginoon, dapat nating maintindihan na ang righteousness ay nakabatay sa declaration ng Panginoon sa isang makasalanan na Jael, ikaw ay aariing banal. Speech. Tingnan nyo ito. Romans 8, verse 1. Romans 8, verse 1. Ito po kayo? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin of death. Verse 3. For what the law could not do, weak as it was, though the flesh, God did sending His own Son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin. He condemned sin in the flesh. JM, pag sinabi kong forensic, ito yung kamalitan din ng condemnation. Pag sinabi kong pagka ang Panginoon, kinondem ako, hindi niya ako ginawa masama, kundi, hinatulan niya ako na ako ay masama. At kung ang kabaliktaran ng condemnation ay righteousness, there is now no condemnation, pag sinabi ikaw ay declared righteous, ang basihan doon, hindi yung, okay, meron bang ginawa si Brother J.N. ngayong araw na Sabat na mabuti? Hindi. Ang pinagbasihan niya doon, yung kanyang salita na mag-ihin sa ating third point. First, alien. Second, forensic. Third, imputation. Mas Tagalog, inaring banal. Inaring ganap. Inaring recon. Ito akong magdudwell ng mas mahaba. First point, alien. Second point, foreign. Alien, forensic. Third,
imputation. Ang Diyos hindi lang ako dineclare as righteous ayon sa Romans 4 verses 2 hanggang 5. Hindi lang ganoon. Kundi, nung sinabi niya na JM, inaring ganap ka, may pinagbasihan ang Panginoon. Okay? Hindi na siya basta nagsabi, okay, Brother Chris, ikaw ay ganap na. Ikaw ay makatuwiran na, ikaw ay righteous na. Hindi lang basta-basta ganun. Merong pinagbasihan ng Diyos. Ito na ngayon, marasok ang ginawa ni Kristo sa krus at yung buhay niya. Dahil nga ang problem natin ay we are sinners, kahit anong gawin natin, mabubuting gawa, wala pa rin. Si Kristo naging nagkatawang tao para sumunod yung hindi natin masunod. Pwedeng ko, si Kristo nagkatawang tao para sumunod sa hindi natin masunod. Pero hindi nagtatapos doon, siya ay namatay sa krus. Nung inaring ganap ka, yung kalagayan ko mapupunta sa kalagayan ni Kristo. Kung si Kristo makatwit ay isang righteous, perfect kanyang buhay, nung inaring ganap ako, si Kristo inaring makasalanan din. Nasunod po ninyo. At nung si Kristo, inaring makasalanan, yung katuwiran niya, yung ginawa niya sa krus, yung buhay niya, ibinilang sa akin. Sa madaling sabi, pag si Brother Medvin ay inaring ganap, ang titignan niya, hindi yung ginawa ni Medvin. Kundi tama si Brother Gary, yung ginawa ni Kristo. At doon sa pasiyang yun, naging righteous siya. Kinakabahan na po ako sa inyo, ang tatahinig niyo na po. Nakuha po natin? Ulit ka po ito ulit. Nagkaroon ng palitan. Ito yung sweet exchange na nangyari. Yung ako na makasalanan na buhay dahil sa buhay ni Kristo. At si Kristo na walang kasalanan namatay para lang mabuhay tayo. Kaya kung ako man ay kasabihin ng Diyos, Brother J, ikaw ay inaring ganap, ang basihan niya yung gawa ni Kristo. Kaya sa mga nasasabi na kailangan ng works, para ko na rin sinabi na kulang pa yung ginawa ni Kristo sa krus. Nakukuha niyo po yung puntos dito? Kaya by faith, tapos sabi niyo na nai, magpapasalamat ka na lang. Lord, salamat sapagkat ginawa mo ang lahat. At iniligtas mo ko ang basihan, yung katwiran mo. Yung katwiran mo. Kaya mga kapatid, walang magduda-duda kapag tinanong, ligtas ka na ba? Sige nga po, tanongin niyo ba yung katabi ninyo, ligtas ka na ba? Brad, are you saved? Amen. At kung mag-amen ako, dahil ang basihan ko, yung ginawa ni Kristo. Amen? Amen. Dito nasisimula mabuhay ang isang Kristiyano. Kapag gumawa ka na gumawa na gumawa na gumawa na gumawa, at kada araw sinusukat mo, ay be devotional, may morning devotional, nag-ano ko, nag-charity ako, nag-medical mission ako, okay Lord, this is now my achievement. Hindi ganon. Every morning, look at yourself in the eyes of Jesus Christ, in the eyes of God the Father, and when He sees you, when He looks at you,
when you have faith, faith that believes that His righteousness is sufficient, again, He will credit it to you. He will record, He will impute. Sa Tagalog, aariin sa'yo yung katwiran niya. At ikaw na lang, Lord, salamat kapagkat dahil sa'yo, naging righteous. Again, how could it become by works? Last, I'm finishing. And we will give the practical implications. First, righteousness is alien, foreign. Second, righteousness is forensic. Third, righteousness is imputation. Imputed yon. Anong basihan? The righteousness ni Kristo. At fourth, hindi lang ang righteousness effective. Ito yung sasabi ni brother na hindi pwede sa isang hindi ligtas na hindi siya gagawa ng mabuti. Okay? Sa madaling sabi, merong epekto sa buhay niya yung justification na tanggap niya. Sa madaling sabi, ang justification at sanctification kay Paul, wala siyang hindi siya pwede paghiwalayin, pero magkaiba. Magkaiba. Para siyang araw, iba yung init, at yung araw mismo. Hindi siya magkaiba, pero hindi pwede paghiwalayin. Ganun din. Kaya ang bunga, mga kapatid, magsisimba ako, hindi para maligtas, kundi dahil ako ay ligtas. Mag-iiga po ako, hindi para pa rin pagwalaan nyo. Hindi. Kundi dahil ako ay niligtas, pinagpapala. Ano ba? Mag-voice of it ako. Lalabas ako. God, susunod ako sa Panginoon. Again, hindi para maligtas. Kundi dahil ligtas na ako. Kaya mga kapatid, hindi issue dito ang works. Dapat lang ilagay sa tamang lugar ang works. Ano ang tamang lugar ng works? Bunga. May isang taong ligtas. Kaya mga kapatid, kung ang justification yung pag-aaring ganap sa akin ay by faith, ang sanctification by faith pa rin. Dahil yung faith na yun magbubunga saan? So works. Sa good works. Final verse, I'm finishing this. Ephesians 2 verse says 8 hanggang 10. Very classic text. Sino pong first volunteer ang babasa? Ephesians. Ephesians 2 verses 8 hanggang 10. For me, for by grace. Sige ba? Verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Alibanag. Verse 8. We have been saved by grace. Paano? Through faith. Again, not on my own doing, but take note. Verse 10. Now you have been saved by grace through faith. You are now created to do good works. Saan pa rin? Kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ang buhay natin ay buhay talaga ng pananampalataya. Ngayon mismo, ayaw ko ito maging simpleng lecture na. Nauuwi ako nang walang nagbago sa buhay ko. Mga kapatid, yung ginawa ni Kristo sa krus, maaaring matanggap ngayon. Maaaring masabi sa sarili mo, Lord,